Magandang buhay, farmer! Welcome back sa ating goat series. Ngayong araw na ito ay manganganak na ang aming alagang kambing na si Bella. Kung tayo po kasi ay nakapag-record noong nag-standing hit o naglandi at pinasampahan natin itong ating alagang kambing, ay malamang sa alam natin ang expected due date o ang kabuwanan na manganganak na nga itong ating alaga. Kung kaya po, napakahalaga po talaga na magkaroon tayo ng proper records. Dahil nasabi ko po sa aking mga unang video na ang kambing ay may gestation period na 150 days kung kaya't mai-estimate natin kung kailan ito manganganak kapag tayo ay mayroong record. Ipapakita ko po sa inyo sa video na ito ang mga palatandaan na malapit na nga po manganak ang ating mga alagang kambing. Hindi naman po ako ganun ka-experto sa panganganak, ngunit itong si Bella ay pangatlong anak niya na nga po ngayon. Kung kaya po meron na po akong mga ilang signs na inilista. Kapag alam na po natin na manganganak ng ating mga alagang kambing, wag na po natin itong dalhin doon sa sugaan, wag na natin itong ipapastol. Bibigyan na lang natin ito ng mga dahon, kagaya nga nito ng malunggay, na makakatulong para mapadami ang kanyang milk production. Meron po kasi mga ilang inahin na kailangan nating i-assist at i-monitor dahil meron na nahihirapang manganak at meron din namang mga baby goats or kid na merong nakabara doon sa kanilang ilong at bibig kung kaya't kailangan natin silang i-monitor. Ang una-una ko pong ipapakita sa inyo na palatandaan ng manganak ng ating mga kambing kapag ito ay nagkakaskas na ng kanyang tiyan dito sa mga pader o kaya naman dito nga sa tubo na aming pinagtalian sa kanya. Sinusuwag na rin po ito dahil nga siguro sa nagsasakit na ang kanyang tiyan. Pangalawa naman ay nagsusungit na rin ito sa kanyang mga kasamahan. Nanunuwag ito ng kanyang mga kasamahang kambing dahil parang gusto niya ngang mapag-isa. At siguro dahil sa kanyang nararamdaman. Pangatlo ay hindi na rin ito mapakali. Panay na ang kamot nito sa kanyang bandang tagiliran. Gaya nga nito, panay kamot niya dito sa kabila ang bahagi ng kanyang tiyan. Madalas na rin itong magkukutkot sa lupa. Kagaya nitong kanyang kinakatayo ang tabla. Hindi niya malaman at hindi siya mapakali na minsan ay uupo o kaya naman ay higa at minsan agad din namang tatayo. Ang pang-apat naman ay kapag ito ay hinihingal na, na para bang hinahabol na ang kanyang paghinga. Panglima naman ay pag kinapana natin itong kanyang gulugod dito sa kabilaan patungo sa kanyang buntot ay malambot na po ito. Malambot na pong itong kanyang ligaments. Na halos magkadugtong na po itong ating mga daliri kapag kinakapaan natin ito. Naghahanda na nga ito para makadaan ang kanyang mga baby goats o ang kanyang mga kid. Pang-anim naman ay kapag makita natin ang kabilaang gilid nitong ating alaga, halos nakalubog na po ang kabilaang bahagi ng kanyang tiyan, lalo na dito sa bandang kanan. Dahil yung kanya nga pong anak ay nandito na po na nakalaylay dito sa kanyang tiyan. Nakababa na nga po itong kanyang tiyan. Dahil alam nga po natin na ang mga baby goats ay nakalagay dito sa bandang kanan, kaya kung mapapansin natin, mas lubog na lubog po itong bandang kanan kaysa sa bandang kaliwa. Wala na nga po halos laman pag kinapanyo po itong bandang kanan na parte ng tagiliran itong ating alagang kambing. At halos nakalaylay na nga talaga yung kanyang tiyan dahil bumaba na nga dito ang kanyang mga baby goats.
dito naman sa pagkapa nitong ligaments nitong ating alagang kambing ay kailangan para tayo maging expert ay pagpapractice natin ito. Ako naman, 1 week before mag-jube kapag manganganak na itong ating kambing, ay kinakapa-kapa ko na ito araw-araw para malaman ko po kung ano po ang pagkakaiba. Pang-7 na signs nitong ating para malaman natin kung manganak ng ating alagang kambing ay kapag makita natin ay yung vulva nito ay bahagya ng nakabuka at pag tinignan natin ng maigi ay meron na ditong fluid na lumalabas. Kagaya nga po dito. Ang pang-8 naman, mapapansin natin ang bigla ang paglaki ng kanyang udder at halos nangingintab na ito dahil sa punong-puno nga po ito ng gatas. Ang pang-9 na palatandaan ay kapag nakita na natin na meron na ditong mucus na discharge. Maaring ito ay mahaba at malapot na. Hudyat nga po ito na malapit na talagang lumabas ang anak ng ating alagang kambing. Pang-10 ay maingay na nga po ito at hindi na siya mapakali na para bang umiiyak at humihiyaw. Nakataas na rin yung kanyang buntot at naghahanap na siya ng lugar na kanyang maaring kung saan siya manganak. Kapag ganito na po ay kailangang ihanda, nakahanda na po tayo ng mga kakailanganin natin sa panganganak ng ating mga alagang kambing. Sa susunod ko pong video, ipabahagi ko po sa inyo kung ano-ano ang ating mga kailangan gawin kapag nakikitaan na natin ang palatandaan at signs na manganak ng ating mga alagang kambing. Papakita ko rin sa inyo ang panganganak ni Bella dahil sa kanyang una at pangalawang anak ay tag-iisa lang ang kanyang mga baby goats. Ngayon, abangan nyo po kung ilan po ang magiging anak ni Bella dahil sa pangatlong panganganak niya na ngayon. Yun lamang po. Sana po ay meron kayong natutunan at nakakuha po kayo ng mga tips. Maraming salamat. Keep safe and God bless.